Okay, so ngayon ang topic ko natin ay pinamagatang how shall we escape so great salvation. So dito po sa Hebrews chapter 2 verse 3, ito po ang sabi. If you have your Bible, you can open it, but actually yung verse 1 po, no, hanggang verse 4 ay words ng caution, no, pinag-iingat tayo ng Panginoon. Actually verses 1 to 4 yan ang Hebrews chapter 2, no. Kasi if you are shallow or casual in your approach to the faith, yan, ang dami pong taong ganyan, no, shallow at casual yung kanilang approach sa pananampalataya. Magiging prone tayo, no? Magiging napakadali sa atin para anurin ng agos papunta sa pagkakamali o papunta sa error. According to the writer of Hebrews, this is not a small problem. So, at hindi ko po gustong takutin kayo. Pero gusto ko pong ipaalam sa inyo that if you are in this situation, your situation is not a small problem. God's message has always proven itself true. Kaya sa Hebrews chapter 2 verse 2 itong sabi. For if the word is spoken by angels was steadfast. Okay? Ang ibig sabihin ng steadfast ay napatunayan, no? Napatunayang totoo, eh. Ganun. Yan ang ibig sabihin ng steadfast, eh. So, if the word is spoken by angels was steadfast, and every transgression and disobedience received a just recompense of reward. Kinuha ko yung salin sa Tagalog niya at babasahin ko para sa inyo. Ina-appreciate ko na ang Tagalog masyado ngayon kasi Tagalog ang ginagamit ko sa Morning Manna natin. Ito ito sabi, ang mensaheng ipinahayag sa pamamagitan ng mga anghel. Ang mensahero kasi ng Panginoon, anghel eh. At ang sabi niya, ang mga salita ng anghel ay napatunayang totoo. Yan ang ibig sabihin ng steadfast eh. Napatunayang totoo. At sino bang lumabag o hindi sumunod dito ay tumanggap, no? Tumanggap o tumanggap ng kaukulang parusa. Yan, ano? Kaya wag po tayo magkakamali. Kaya sabi, sino ang makakatakas, no, sa dakilang kaligtasan, samantalang sinabi ito ng mga anghel at napatunayang totoo, no? At sino man ang lumabag dito ay tatanggap ng kaukulang parusa. And that message currently comes through Jesus Christ sa Hebrews chapter 1 verses 1 and 2. God, who at sundry times and in diverse manners spake in time past unto fathers, or unto the fathers by the prophets, hath in these last days spoken unto us by his Son, whom he hath appointed heirs of all things, by whom also he made the worlds. Kinuha ko na naman ang salin nito sa Tagalog, kasi King James ang ginagamit natin. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno. Kita nyo, no? Nagsalita ang Diyos sa mga ninuno natin. Okay? At sabi rito, sa ibang panahon, no, sa ibang panahon yung mga nauna sa atin, sinabihan na, kinausap na sila, at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Nakipag-usap. Kaya noong unang panahon, ang daming mga propeta, yung iba nga pinapatay pa, eh, no? Pinapersecute pa yung mga propeta without knowing that they were sent by God to let them know what God's message is for them. Ngunit sa mga huling araw na ito, siya ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. So sa Old Testament, ang message ng Panginoon ay pinadadala at binibigay niya para makarating sa atin sa pamamagitan ng mga propeta. But there was a time dito sa New Testament era, ang anak na ng Diyos ang pumunta at sa pamamagitan ng anak ng Diyos, nagsalita sa atin. Yan. Ito ang kanyang anak. Si Jesucristo po ang nagsabi sa atin na mayroong kaligtasan at pwedeng maligtas. Yan. Kaya sabi, how can you escape? So, paano ka makakatakas sa dakilang kaligtasan? Ipinaalam na to mula pa noong panahon na ang mga ninuno nyo na ay nabubuhay. At sa panahon ninyo, no, sa pamamagitan ng mga propeta, sinabihan na sila na mayroong tagapagligtas. At sa panahon natin, ito na ang anak ng Diyos ang pumunta sa atin. At nagpatunay na mayroong kaligtasan. No, si Kristo po yun, mga kapatid, ha, nagpatotoo
Now, in the past, those who move away from God's will suffered the consequences. Noong unang panahon, yung mga lumalayo sa kalooban ng Panginoon nagsasuffer ng consequences hanggang sa panahon natin ngayon. At siguro meron sa atin dito na nakaranas na tayo lumayo sa Panginoon at nakita natin at naranasan natin, natikman natin ang consequences, no? How we suffer the consequences of going away from the will of the Lord. Kaya sabi sa verse 3, babasahin na naman natin yung teksto natin sa Hebrews chapter 2 verse 3. Sabi, how shall we escape if we neglect so great salvation, which at first began to be spoken by the Lord and was confirmed unto us by them that heard Him? Oh, medyo mali, liliwanagin natin itong great salvation na to. Una, it was spoken by the Lord. And of course, it was spoken by the prophets and confirmed unto us by them that heard Him. Ang daming nagpatotoo nito kasi nung nandito si Jesus, may mga disciples siya at ang dami pang mga nakikinig. Actually, he became so popular because of the miracles that he was doing. Kita nyo, nagbumubuhay siya ng patay. That's why he became so popular. Ayan, sabi, paano tayo makakatakas sa parusa kung hindi natin pahalagahan ang napakadakilang kaligtasan ito?